guys. Magandang hapon. Magandang araw. Ito na naman po. Nag-order kami sa online ng multimeter. Ang brand niya ay Sanwa, which is yung model na known talaga sa, I think, buong mundo yata eh. Kasi nakikita ko rin ito global na ginagamit sa karamihan ng mga technician. Medyo low cost na multimeter lang po ito kasi analog lang to. Wow. Binili namin sa Amazon. Ito, dalawang piraso to. Dalawang piraso na sa loob ng ano, package parcel. In-order to namin nung nakaraang araw tapos kanina lang sinip. So tinawagan ako ng in charge sa delivery sa Amazon. Nandito na yung delivery ko. Sinalubong ko kanina doon sa gate 1. Ngayon, nandito na sa harapan namin. Hindi namin pala, sa harapan ko. Kasi pag namin, marami kami. Kaya ako lang nag-iisa, kaya nasa harapan ko. Ito na, dalawa. Buksan na natin ha, guys. Para makikita ninyo kung ano nasa loob. Pero sinabi ko na, analog multimeter lang to. Hindi naman ipinagmamalaki ko. Sinishare ko lang sa inyo. Dahil ito, nakakatuwa din na magkaroon ng ganito. Kasi wala akong ganito eh. Hindi naman ito mamahalin. Mura lang ito. Ang importante may magagamit tayo sa mga everyday natin na mga pagre-repair. Lalong-lalo na sa mga electronic side. So, buksan na natin ha. Sabi, multimeter. Tinapay pa lang naman ito ah. Basta yun, tinapay. Tinatay, mag tinapay pa talaga. Wow. Ang laman ito. Wala na. So, tapo na natin guys. Wala na natin ito. Hindi yun kasama. So, buksan ko na. Ito na. Dalawang piraso nga. Sanwa YX360 TRF. Yan ang model niya. Analog. Unang bunot, unang kamada. Wow. Pangalawang bunot, pangalawang kamada. Sanwa again. YX360 TRF. Parehas lang to. Twin. Ibig sabihin, kasi dalawa to eh. Ibig sabihin, dalawa rin ang gumagamit nito. Kasi mahirap dalawa yung tester mo, isa lang ah. Isa lang ang gumagamit. Hindi practical. Reserba. Parang ganun, reserba. Natutulog lang yung pera mo doon. Wow. So, ito, ang purpose talaga nito na dalawa, kasi gusto ring makisali. Wow. Magpabili. Gusto rin siyang magkaroon ng ganito. Yung cameraman ko, yung cameraman ko. Yun, gusto din siya. Sa kanya itong isa, sa akin itong isa. So, ang gagawin namin ngayon, buksan namin ang kada box nito. Diyan ka muna. Ito, unahin ko. Buksan natin. Kung totoo ba talagang multi-tester ang laman. Ah, guys, nakalimutan ko pala. Ito palang multi-tester na to. Marami din to sa atin. Pero, hindi din tayo sigurado na genuine siya sa Sanwa talaga galing. Oh, no. Na made in Japan ba? Malamang, nilagyan ng made in Japan pero made in tabing kalye lang pala. Sigurado. Lalo na pag sasabihin natin, saan mo binili? Doon sa ano? Kinakabahan ako doon. Ito, talagang authorized sealer or authorized reseller ang binilhan namin dito. At doon talaga connected sila sa authorized distributor, authorized dealer ng Sanwa. Wow. Kasi ang authorized dealer ng Sanwa dito sa Dubai, hindi lang talaga sila sa Sanwa. Authorized dealer din sila ng Flo. Authorized dealer din sila ng mga
soldering station. Wow. At marami pang mga branded na mga multimeter, clamp meter. Hindi lang Flock. Marami pa. So, ito yung guys yung inuna namin. Sa susunod na araw guys, may ting na Flock. Pero hindi muna natin yung pag-usapan. Pero for your information lang na may parating. Wow. Mag-unboxing na naman tayo sa mga susunod na araw. Flock yun. Medyo may kamahalan. Kaya nga nabutas yung bulsa namin kasi pinilit talaga namin bilhin kahit mahal. Yung presyo na yun, makakabili na kami ng apat na piraso kalabaw nun. Kaya isang multi-pister. Pinagtiisan talaga namin, overtime, para makabili doon. Isang pirasong multimeter katumbas ng apat na kalabaw. Pag kayo nasa side namin, bibili kayo kayo nun. Parang questionable pa yun. So, hindi muna natin pag-usapan yun. Ito na, buksan natin. Dami ko sinasabi. Ito na. Kita mo, oh. Kita mo? Made in Japan. Dito pa sa kabila, may nakalagay din. Made in Japan. Ang kinis. Wala pang footprint. Walang fingerprint. Na kahit lamok, hindi pa nakadapo dito. Buksan natin. Ah, tigas ah. Kaya pala tigas, mali yung pagbukas. Dito pala sa baba. Dito pala sa baba, ito pala ang bukasan. Nyok. Kita mo? Op. Nagsilabasa na yung mga papel. Yung papel na yan, yun ang tinatawag na instructional or manual. Manual or instructional sheet. Ito naman yung tinatawag nating warranty card or a calibration assurance card. Ito. Wow. Hindi ko na lang to i-focus kasi ang pinofocus natin dito is ano yung laman talaga. Ito yung laman. Plus. Plus naman. Ito yung selector niya. Ito yung tester strobe niya. Ito. Talagang magandang pagkalagay. Cat 3, 600 volts. Kita mo. Sanwa. May brand talaga. Sanwa. Oh, Sanwa. Sanwa, oh. So, made in Japan, oh. Talagang yung plastic pa lang mapifeel mo na na may quality talaga. Wow. Maganda eh. Ito naman isa guys, buksan ko din. Baka magkaiba yung laman. Oops. Ito. Sabihin na lang natin pantali, hindi ko alam ano pangalan nito eh. Yun. Wow. Instructional sheet or manual tsaka calibration assurance. Ito naman ganun pa rin, Sanwa, made in Japan. Sa likod, oh, ganun pa rin. So buksan natin. Ganun pa rin ang laman, poging pogi pa rin, walang gasgas, bago eh, wala, kahit lamok niya, no. Halatang halata na hindi pa na natatapakan ng lamok, langaw at ano pang mga insekto. Lalong-lalo na sa mga kamay ng mga tao. Lalong-lalo na sa kamay ko. Di pa talaga nakakahawak dyan. Virgin na virgin, pero totally damaged na. Pero, yung babae, wow. Ito naman di pa damaged. Sorry guys ha. Minsan kasi pag nasasarapan tayo sa mga sinasabi natin, hindi natin may iwas ang nagkakamay. Pero yung at least malalaman natin na yung intent talaga natin is yung masaya lang, enjoy lang. Medyo may kayabangan pero hanggang salita lang yun sa atin is nag-i-enjoy lang tayo. Wala dito. Sa amin kasi
ito ginagamit to sa pag-test ng circuit board doon sa amin. Pero dito sa kanila, nakikita ko yung isang multi-tester key na ginamit sa kasama ko sa cameraman, ginawang pangkulangot, ginagano lo, pagtanggal ng kulangot. Sabi ko, hindi ganun kasi mas short. Kasi nung tiningnan ko, gumanon yung needle. Pa! Ibig sabihin, walang resistance pala yun. Gumanon eh. Wala ba resistance yun? Oo, talagang mababa lang talaga resistance. Short yun. Kasi, ibalik ko na to guys. Kasi, gusto kong habain. Ganun pa rin ang patutunguhan. Kaya, iksian na lang natin. So, binalik ko na. So, yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Sa nakaraang video ko, sinasabi ko na pag magtatanggal kayo ng tornilyo, huwag mong pihitin na hindi siguradong pumapasok ang tip ng screwdriver. Kasi masisira talaga yung head. Tsaka mas posibleng ito rin ang masisira or both ang masisira. So iwasan natin na habang binubuksan at habang binabalik na kung titingnan natin na parang hindi pa rin nabubuksan kasi walang bakat sa ulo ng screw bolt. So pag tinitingnan ng iba, ah, hindi pa wala ito nabuksan kasi virgin na virgin pa. Ah, okay. May lock pala siyang ano. Ah, guys, mayroon pala talagang battery. Yung size ng battery, double A. Toshiba. May ano na pala. May padalang battery na pala. 2 piraso. So, malinis. Malinis na malinis. Kaya... Isira na lang natin. Ilagay na lang to. Alin? Ako. Ilagay na lang namin to. Guys, oh. Pugi lang. Kasing pugi ng kameraman ko. Pugi. Ito yung kameraman? Saan yung kameraman? Ano kung saan kaya ngayon ang kameraman? Paalam na! Yun lang muna! Ang dami sinasabi, mali lagi! Eh, ayoko na yan! Nakahiya eh! Okay. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong panonood. And please don't forget to subscribe. Hit the button below. Awan ko lang kung saan banda yun. Sige po, salamat!